talaga mabilang ang mga certified plantito at plantita, lalo na ngayong lockdown, gaya ko na napakahilig sa halaman. Pero alam nyo bang meron kaming nakilalang isang bata, edad ay 13 taong gulang lang, 13 years old, magaling sa paghahalaman na. At take note, hindi lang siya magaling maghalaman, kung hindi, kumikita pa ng malaki, tumutulong na sa kanyang pamilya sa edad na 13. Eto po, tayo na kilalanin natin si Plantotoy. Hello po, ako po si Ken. Tara po, tignan natin yung small but humble garden ko, ang Ken's Garden. Dito po, ang mga rare bongavilla varieties ko. Dito naman po sa baba, yung mga snake plants. Dito po, marami rin pong mga philodendron. Siya si Ken Adrian de la Cruz, 13 years old ng Quezon City. Hindi tulad ng ibang mga bata, hindi raw mga laruan ang nagpapasaya sa kanya. Ang kanyang ligaya, nakita niya sa pag-aalaga ng mga halaman. Kasi yung mga halaman, maganda po sila sa environment. Tsaka pwede po silang maging great livelihood at hobby. Ang hilig niya sa mga plants nang galing sa kanyang mga magulang. Nakuha ko po siya sa mami ko at tinutulungan niya po kung magtuto sa mga planting methods katulad po ng propagating at marketing. Nagsimula sa isang halaman ang inalagaan noon ni Ken hanggang sa ang mga ito lumaki at dumami. Nagmistulang garden na nga ang labas ng kanilang bahay. Ito na ang nagsilbing playground ni Ken nung kanyang kabataan. Ganito araw-araw ang kanyang daily routine. Everyday po, check ko po yung mga halaman ko kung merong mga pests na damage sa leaves. Tapos dinidiligan ko po kung tuyo yung soil. Mula sa simpleng hobby, naisip ni Ken na pagkakitaan ang kanyang mga alagang halaman. At hindi na nga maitatangging certified plantotoy itong si Ken. Ito po ang aking isa sa mga pinakamahal na plants, ang Philodendron Glorious. Lumaki sa simpleng pamilya si Ken, middle child sa tatlong magkakapatid. Ang kanyang mga magulang nagluluto ng pagkain sa umaga at ibinibenta sa kanilang maliit na karinderya. Meron din silang mga paupahan. Pero nung pandemic, di ba, mahina yung negosyo din kasi konti lang nagpapaluto. Tapos walang mga party, doon kami malakas kumita. Tapos yung mga paupahan naman namin, maraming mga walang trabaho, medyo nalilate din yung upa. Tapos nung ngayong online class, mataas yung, malaki yung tuition ni ate kasi graduating na siya. Kaya to the rescue agad ang Bagets! Naisipan ko lang kung tumulong sa kanila kasi baka di masyado yung nakuha nilang pera para doon. Siya na yung nag-offer, mami, yung ibang ipon ko. Idagdag na lang sa tuition ni ate para hindi na rin kayo mahirapan. Ay, doon po nag-start yung pagtulong niya sa amin. Ang mga kinitang pera ni Ken sa kanyang mga halaman, bago pa magpandemya, masinop niyang inipon. Alam niyo bang umabot lang naman ng naipong pera sa 100,000 pesos? Yung pinaka naipon niya, nasa 100. Tapos sabi niya yung 70, idagdag daw sa tuition ni ate. Sa kanya ang kanyang mami Lolita, hindi niya akalain na makakatanggap sila ng maraming blessing dahil sa batang si Ken. Parang nakakaiyak na na yung ganun ka bata pa, yung meron na siyang yung pagpupursige na makatulong kasi nakikita niya na na kailangan ng tulong ay meron din lang naman siyang yung hawak na pera. Ang bait mo naman kapatid, Ken. Paano mo nagawa na nakapag-ipon ka ng 70,000 pesos para pambayad sa tuition ng kanyang kapatid? Paano mo nagawa yon? Nagla-live selling po kami sa Facebook ng mga plants. At sa Facebook rin po, nagbebenta kami ng mga plants through posts. Ah,
ayun. So, benta-benta lang ng halaman. Yung halaman, ikaw rin ang nagpapatubo. Yes po. At nagpaparami. Yes po. Tsaka, tinatabi ko na rin po at iniipon ko. Galing mo naman. Ang bait mo naman, kapatid. Binigay mo talaga lahat pang tuition? Opo, para makatulong po sa ate ko. Mas importante po yung needs kesa sa wants. Pero di lamang ang kanyang pamilya ang tinutulungan pala ni Ken. Tumawid din sa iba pang nangangailangan ang kanyang tulong. Dito naman po, kung at sa mga gustong matuto sa ating plant totoy, ababay patikip sa ating na planting tutorial si Ken. Hello po mga rated Corina viewers. Ngayon po ay tuturuan ko kayo kung paano mag-repot ng halaman. Yung mga gagamitin po natin ay large pot na may hose for drainage para wala, hindi po sila mag-root rot, trowel at loam soil na perfect para maging healthy yung plant. At ito pong gagamitin nating halaman, zirconium. Una po, lagyan ng soil yung pot hanggang maging mga lahati na yung pot. Yung component po ng soil ay chicken manure, carbonized rice hulls, garden soil, and cocopitos. I-transfer na po yung halaman sa pot natin. Ayan po, pwede na po natin to ibenta ng 150 to 200 pesos. Heto naman ang listahan ng mga halaman na pwedeng itanim sa inyong bakuran at pagkakakitaan. Mga planting ideas na Plant Totoy Certified. So ano ang mensahe mo sa mga kapwa mo, mga bata pa lang, pero nakakatulong na sa pamilya? Kahit maliit pa lang po kayo, pwede po niyong gamitin yung potential nyo, nag-isimp ng paraan para maging entrepreneur at tulungan ang pamilya nyo para sa income and livelihood. Aba, totoo nga naman. Yehey! Sa lahat ng naitulong ni Ken sa kanyang pamilya, lubos ang pasasalamat ni Mami Lolita. Yung napaproud ako, anak, kasi ang dami mong, ang daming nagkaroon ng inspirasyon sa'yo. I love you, nak. Walang duda na kapag maganda ang ating itinanim, tiyak maganda rin ang ating aanihin. Gaya ng punla na itinanim ng kanyang mga magulang kay Ken, na ngayon, nakakatulong na sa kanilang pamilya at sa iba pa. Ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A love to lash. Pampakapal ng pinikmata at kilay. Ang maganda dito sa love to lash ay yung applicator niya na pinasadya pa namin. Meron siyang foam. Kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong pilikmata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it and in 4 weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag-curl lash and nagmamaskara everyday. The only one in the market with a clinical trial, tried and tested, a love to lash.